abuso sa Davao na sinayaw pa ni Pangulong Digong Budots na ngayon binigyan ng bagong moves ng isang lalaking nag-viral para raw kasing sa Alimango. Sikat na sayaw noon pang 2012. Sikat pa rin ngayong 2019. Walang kakupas-kupas dahil ang Budots, walang kamatayan pa rin sinasayaw ngayon sa anumang okasyon sa Visayas at Mindanao. Si Pangulong Duterte nga, minsan na nating nahiritang mag-Budots. Kasama ang grupong nagpasikat nito, ang Camus Boys ng Camus Street sa Davao City. Ang Camus Boys, meron na raw female counterpart. Camus Girls. Dumating talaga yung time na yung mga Camus Boys may mga trabaho na, may mga anak, busy na. So naisipan naming magkapatid na magbuo ng Camus Girls. Camus Girls out! Ang Budots, salitang Bisaya na ang ibig sabihin tambay. Pero gusto na raw nilang baguhin ang kanilang image. Kaya ang bagong sumasali sa Camus Girls, mas kinikilatis na raw nila ngayon. Budots na nga yung sinasayaw. Baka naman kasi mabash pa ulit. Kasi mga babae nga, careful ako sa kanila. Araw-araw, sinasabihan ko sila ano ang rules. Hindi dapat gawin. Dapat sa school talaga, nag-aaral. Ang kanila raw talagang motto, yes to dance, no to drugs. Before kasi, member pa ako ng gang. Who's influencing me to member this group as Camus Girls? Ano to influence to dance, not to going riots like that. Dahil po sa Camus team, nagagabayan po kami sa tamang landas. Ang Budots, sinabayan niya ng pag-split. At pagliyad. Ang kanyang Budots version 2.0, tinawag ng netizens na Alimango Dance, na viral ngayon. 7 million views and counting. Ang lalaki sa video, tiga Kalbayog sa Samar. Si Rustom. Damo ngayon sumayo sa bayo. Sa dami ng sumasayo, ako mismo yung mas pinili ng pinsan ko. Sabi nga ng kaibigan niya, parang may spring daw yung katawan niya kasi pag nagliliyad or nag-split, eh ang bilis makabalik. Magaling sumayo si Rustom ng Budots. Lagi na namin siyang in-invite na sumayaw. Bata pa lang daw si Rustom, mahilig ng sumayaw. Si Papa ko sa dati. Nagmana talaga ako sa Papa ko. Si Papa kasi magaling talaga siyang sumayaw. Mahilig akong sumayaw. Dati sinusundo pa nga ako ng mga kaibigan ko para dumayo sa mga sayaw. Hanggang sa doon na rin ako natutong sumayaw. Tama-tama raw ang ibinansag ng netizens sa kanyang The Moves. Dahil paborito rin niya ang Alimango. Minsan tinatawag ako na Alimango dahil sa galaw ko. May nag-comment pa nga sa video na parang Alimango yung galaw ng paa ko. Tinawag akong Alimango dahil marami akong napapasaya. Minsan ang tawag pa nga sa akin ng iba, Lodi. Masakit daw na pinagdaanan si Rustom. Tama na! Ang sakit! Mas masakit pa raw sa sipit ng Alimango na heartbroken kasi siya. Saan ito may asawa? Dati ako may ka-live-in. Noon kasi sinasaktan ako, hinahampas, sinusuntok. Wala rin kasi siyang alam sa buhay. Tamad. Hanggang sa ako na mismo nagdesisyon na makipagwalay sa kanya. Pero simula raw nung siya'y nag-viral, madalas na siyang iniimbitahan sa mga pasayaw sa barangay.
Dumami na rin daw ang kanyang fans. Magasan pa na makaroora. Tingin ng ibang tao sa akin, artista na ako. Marami nagpapapicture sa akin, tapos maraming gustong makakuha ng number ko. Mapababae maski mga bading pa nga eh. Mga bayot. Pero ang kanya raw puso sa iisang babae lang tumitibok. Ang kapartner niya sa viral video, nakatukayo ko pa, si Jessica. Dati ko pa talaga siya gusto. Hindi niya lang ako pinapansin sa tuwing dumadaan ako sa kanila. Pagkakita ko pa lang sa kanya, nahulog na ako. Tapos, black beauty pa siya. Na-shock lang po ako kasi ako po yung napili. Ang dami po ng tao, parang naiya lang po talaga ako. Kaya si Rostom, diniskartehan na ang number ni Crush. Sadto na, ngarok sa number na. Dati ayaw niyang ibigay yung number niya, pero nung sinayaw ko na siya, nung sinabihan ko na pwede makuha ko yung number niya, binigay niya naman agad sa akin. Sinabihan ko lang siya na gusto ko siya noon, kailan mo ako sasagutin. Dinaretso ko na, napagsabik kasi nagustuhan ko na talaga siya. Naruyag na. May pag-asa naman kaya siya? Rostom, sana nakahintay ka sa akin kahit na Sinabi ko na sa'yo na mag-aaral mo na ako, ganun. Bawal pa. Okay lang sa akin, maglutag sa emo. Kung tingin mo karuyag, good pagtuan. Mag-spila ka, anay. Maglutag sa emo kung saan na kayong sagot. Yung budot, meron siyang elemento ng mga sinaunang mga kultura, yung badyaw halimbawa. No? May mga dance steps sila na halaw no? Sa mga traditional na pamamaraan ng pagsasayaw. It's a form of promoting community cohesion. Maraming alta, jologs na jologs sa budots. Pero kung tatanungin ang masa, sa pagbubudots daw nila nakakalimutan at naisasayaw ang kanilang mga problema. Napaindak ka rin ba sa kwentong ito? Tweet na gamit ang hashtag KMJS.